at salamat, Panginoon, sa iyong buwang pinakamatas na papuri. Pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, palagpas ang so, tayo po ay nasa panglima na po. Tulad na po yung sinabi ni Sister Shigay na ito yung pinag-aralan natin yung mga blessed. So, ngayon po is ang pag-aralan po natin, this is a merciful for they shall receive mercy. Tayo po ay nasa Matthew 5, verse 7. Ang understanding ng mercy, the word mercy is used in the Gospel of Matthew to refer to showing compassion, pity, and favor towards the suffering and needy. So yung mercy po daw, ito ang pagpapakita ng compassion, yung pagiging maaalalahanin natin. Yung may malasakit, pity, yung awa, and favor. So dito po, we give a good feel of this word when we read the parable of the Good Samaritan. So dito sa Luke 10, verse 25 to 37, dito natin lubos ng mag-uunawaan. Ano po na po ba? Basahin ko natin, sabi ko dito, isang dalubhasa sa kautusan ang lumapit kay Jesus upang siya isubukin. Guro, anong dapat kong gawin upang magkamit ng buhay mo lang hanggan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nababasa mo roon? Sumagot ang lalaki. Ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, at buong pag-iisip mo. At ibigin mo iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. In verse 28, sabi ni Jesus, tama ang sagot mo, gawin mo yan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. In verse 28, upang huwag siyang lumabas na kaya-iya, nagtanong pa ang lalaki, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Inarang siya ng mga tulisan, inumaran, binugbog, at iniwang halos patay. Patay na. Nagkataon dumaan doon ang isang paring Hudyo. Nang makita ang tao na kahinusay, lumiis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. In verse 32, dumaan din ang isang Levita. Ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumiis dito at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na padan doon, nang makita niyang biktima, siya ay nilapitan niya ito, pinuhusan ng langis at alak ang mga sugat at pinindahan. Pagkatapos, isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. In verse 35, pinapukasan, binigyan niya ng dalawang salaping tilang ang namamahala ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung higit pa yan yung magagastos, babayaran kita pagbalik mo. At in verse 35, at nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino kaya ang tao na naging tunay na kapwa ng taong hinari ng mga tulisan? Ang tumulong sa kanya, tulong ng dalubhasa. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, kumayo ka at ganun din ang kanyang. Sabi po sa ating binasa, sorry me, but there was a man who fell among the robbers and was beaten severely. A priest and a Levite passed by and do not help. But a Samaritan comes to his aid, takes him to an aid and whispered. So doon sa binasa po natin, doon po natin makikita yung tao nila po. Yung unang dumaan, ito po yung pare. Kumbaga, tinignan, nakita niya ang kanusay. Pero tinignan niya at siya ay umisdang na dal. So yung pangalawa naman po yan, ito po ay limita. Sabi po, yung limits daw po, no? Itanong po kay Brother Elmer, sabi niya, kung sa panahon ngayon, tayo po yan, ito po ay Kristiyano na,
paano ma'am religious na, no, kung di pa sa siya sakit dahil sa Panginoon. Pero kung makikita po natin, nandiyan yung awal niya, yung kapas niya, di ba? Nung makita niya, anong ginawa niya, dinuhusad niya ng alcohol at adam, tapos binintakan niya yung sugat. And then, hindi pa doon natapos, nandiyan yung awa niya at habag dahil ipinasad niya, sinama niya sa asilo, and then, dinala po siya doon, kumbaga sa pagumutan, tapos pinagbili niya po na alagaan mo to, binigyan ng pera, at kung kulang pa ay, papalit ako para bayaran. So, dito po natin, here we say that the mercy is showing compassion, pity, and faith. Iyan po yung mercy ng ano ng tao. So ngayon naman po is the mercy of God. Nang makita niya ang napakaraming tao, ito po ay si Jesus. Nahabag siya sa kanila sapagkat sigay ng lulupay-pay at litong nito para matupang walang pastol. Kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakarami na nga anihin, ngunit kakaunti ang mga ilahan. So, totoo naman po to, sa atin lang po, dito sa Balibay, Marikabay, hindi pa po ba, marami pa hindi nakakakilala sa Panginoon. Kaya, naisipan ko na, ano na naman po, pag susumigasin ni Pastor, na tayo po, mga manggagawa ay kumilos na. At kaya mo po yung discipleship, para kapag tayo ay magkaroon ng mga disciple natin, may sisinokin po natin sila. Kasi, kumbaga maraming maaniyan, nakikita natin, marami pa hindi nakakatindala sa banyo. Pero kakaunti pa, kakaunti pa tayo na nag-aayag ng salita ng Diyos. Sa inyo po ba? Sa inyo po, palakpak na po. Dito po, the mercy of God. You will notice in the gospel that the more Jesus showed mercy and compassion, the more the religious leader hated Jesus and looked for the opportunity. So, kung napapansin po natin, di ba, yung mga napapanood natin, di ba, the more na marami yung tagasunod ang ating Panginoong Jesus, the more na nagpapakita siya ng mga himala, doon naman po, yung mga meron, yung mga religious leader na nagkagalit sa kanya, hindi po ba? Kaya nga, sabi po doon, they did brought to greet that the people and the leader had Jesus near to them. So doon, doon sila, kumbaga, dahil sa, kumbaga, si Lord, ang dami ng mga alaga na sumusunod sa kanya. Doon na trigger yung mga, kumbaga yung mga ito leader, ganun na lang nagkutsok sa kanya na patayin si Lord na i-alos. Kaya sabi dito, yes, even while hanging on the cross with nails, draping through his outreach hand, we see that the mercy of Jesus. Diba, sa katika po ng ang Panginoong Jesus, diba, nasa binit na siya ng kamatayan, nakapako na siya sa cross, ganun pa yung habag niya. Sabi nga niya, Father, forgive them, for dito na no what they are doing. Kaya grabe yung habang talaga ng Lord, di ba? Na dapat pag-upar niya, kailangan mo sa ang mga patawarin niyo po sila, hindi nila alam kung anong ginagawa nila. Na kung tutuusin, pinahirapan siya, pinatay siya, na wala naman po siya kasalanan. Inan po ha? Sige niya po, palapak na po sa ating pag-upar. Chalice of Mercy. Sabi po dito, mercy is a challenge to develop in our character. Totoo naman po yan. Yung habag ng draw sa atin, ito rin po yung nagiging challenge po para tayo rin ay makapagbigay sa kapo natin, ma-develop po yung ating mga character. Sabi rin po dito, showing mercy means making ourselves vulnerable. Na kaya tayo nakakapagbigay tayo ng awa sa kapwa natin dahil nararamdaman po natin yung inyo. Hindi man sila nagsasabi, di ba? Nararamdaman
nararamdaman po natin, nararamdaman po natin na sila po ay nangangailangan ng mercy dahil tayo po ay nakaramdam. Kumbaga, naranasan din po natin na tayo po ay mahabagan. So sabi rin po dito, we will be hurt by what other people do to us. Totoo naman po yan, di ba? Nakakaranas po tayo, di ba, ng sakit sa mga tao. Minsan nga pa, yung mga mahal sa buhay pa natin, di ba? Pero alam niyo po, kapag nag-encounter kami sa ganung sitwasyon, sinasabi ko na lang po isa sa mga anak ko, ayan na, magpasensyahan na lang natin, habaan na lang natin, dahil mapalad o mapagpakumbabain, hindi po ba? Kaya sinabi po dito, na kapag ganun, extend, but extend, we must extend ourselves to help people without reciprocation or thanks. Na sa kapila po ng, mga nangyayari, sa kapila po na meron na kapasakit sa atin, di ba? Extend, dapat, mag-extend pa rin po tayo. Huwag tayo magtanim ng sama ng loob, di ba? Huwag po natin iba to kung anong masama na ito sa atin. Pagkos, palitan po natin yan ng pagmamahal. At sabi ko nga, kapag siguro tayo ay mga Kristiyano na, di ba? Kumbaga, makikita doon yung pagkakaiba ng Kristiyano at saka hindi. Dahil kung, kumbaga yung masamang salita na iba to sa'yo, papalitan mo, sumala na rin po tayong pagkakaiba sa kanila. Amen po ba? Sige nga po, palakpak nga po sa ating pagkakaiba. Sabi rin po dito, we will give ourselves to those who need us without regard or saving something in return. So we must do. Kung kaya din lang namin natin yun, gawin na po natin ang tumulong sa kapwa na hindi tayo naghahangad ng return. Maski hindi na siya magpasalamat, okay na yan, hindi rin po ba? So ganun po. Sabi po, the challenge of mercy. Compassion and pity are not often praised in our world. But it is the very heart of God that we are showing to the world. Totoo naman po yan. Minsan, karamihan dito ang mga tao, di ba? Yung parang ayaw nila na kawaan. Kumbaga, pride pa rin ang pinapakilan. Ayaw nila na kapagalan. Pero tayo, yun naman ang gusto ni Lord na doon ayaw nila, isa rin papakita pa rin po tayo. Kasi minsan yung sinasabi, ay hindi ko naman dinito sa iyo eh, di ba? So yan, mindset pala yan dito sa world na nandito pa tayo sa mundo. And then sabi po dito, just like grace is no longer grace if it is earned mercy. Yung grace po, kapag yung sinasabi po ay yung grasya, ito po ay biyaya lamang po galing sa Panginoon. Kapag yung ito'y pinaghirapan mo, na nagamit mo, hindi yan grace. Kaya palagi natin sinasabi, it is only for the grace of God kung bakit tayo nakakatayo, kung bakit tayo nakakapagpaawil. And then sabi po dito, mercy is no longer mercy, it is deserved. So di ba tayo, hindi naman po tayo deserve yung mercy ni Lord. Pero dahil sa kanyang habag at grasya, kaya po tayo ay nakagawa ng mabuti. And then, mercy is compassion that is, yun na nga po yan. Mercy is compassion that is undeserved. So dito rin po tayo, we are to be like the character of God, extending mercy to all. So, dapat tularan po natin yung character ni Lord na ini-extend yung mercy. Hindi lamang sa mga kakilala natin, hindi lang bakos sa buong tao na ating nakikita. And then, sabi po dito, show mercy even to the people who have wrong with us. Yun na po, parang paulit-ulit lang na maging maawain po tayo, maging sa mga taong gumawa
gumagawa sa atin, hindi mabuti. Sige niya po pala pag-ibo sa atin. Kaya ito ang Malakay 6 verse 8, ito ang inaasahan ng ating Panginoong Hesus. Itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Awi, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa, at buong pagpapakumbaba, sumunod ka sa iyong Diyos. Tapos na tayo. So dito lang papan ko, ito yung receive ng mercy. Sa Luke 18 verse 8, verse 13, sabi ko doon, God be merciful to me. Ito yung sinners. Sabi doon, samantala ang maliningil ng buwis. Luke 18 verse 13. Samantala ang maliningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang nakatingin sa langit. Dinadagdagan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Kaya sinabi rin po dito, Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. And then, have an awareness of our own disparity of mercy from others, especially from the Lord. So, tayo po ay maging dipindi lamang po tayo sa ating Panginoon. Amen. So, Lord, kailangan kita. Lord, hindi ko po kaya. Yan ang tinuturo ni Lord na tayo ay maging dipindi lamang sa Kanya. Tapos sabi ko dito, God's mercy compels us to be gracious, kind, compassion, and merciful towards others. Dahil nga sa habag at grasya ng ating Panginoon, kaya naman po tayo nakakagawa ng mabuti, nagiging mabait tayo, even, nagiging maawain tayo, hindi sa gana po ng atin, sa habag po yan ng Panginoon. Kaya huwag po natin i-claim, dahil mabait ako sa sarili, pero hindi po yan. It is for the grace of God kung bakit tayo nakakagawa ng mabuti. And then, sabi ko dito, let God's mercy transform your heart to be mercy givers to all. Ito ang napakaganda na since tayo po ay naka-receive ng grasya ng Panginoon, hayaan po natin na ang haba na na-receive natin ay pumalokin sa kapwa at sa lahat. Kaya yun naman po to God be all the glory. Praise God. Palapakan nga po na daming Panginoon. Malakas na lang ka. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Naalala ko yung sa Mark chapter 9, verse 35. Sabi po doon, when Jesus saw the crowd, He had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Kaya sabi niya doon, then He called the disciples to Him and said, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send workers into His harvest field. Amen? Amen? Praise God. Si Jesus, kapag siya ay gumagawa ng himala, there is always compassion in His heart. Amen? You cannot do God's will, kagaya nung ano, bakit yung Samaritan ay hindi niya natingis na tinulungan yung victim because of the mercy of God in his heart. Sabi nga, di po ba, blessed are those who are merciful, for they will be shown mercy. Kaya, the more that you become more merciful, the more you will experience mercy flooding your heart.
Amen po? Amen? Kaya sa oras na ito, let us ask God. Sige, tayo po tayong lahat. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Amen. Awit tayo ng isang awit. And then, we will pray for God. Amen. To really flood our hearts with His mercy. Pag sinabing blessed, mga kapatid, fulfilled, satisfied, amen. Pag sinabing blessed, yung wala ka nang hahanapin pa, ibig sabihin, your life is complete. At lahat ng mga in-enumerate na yun, those are the ways wherein we will feel blessedness. Amen? Bakit hindi sinabi ni Jesus na blessed are the rich, blessed are the powerful? Kasi wala naman doon yung kagalakan. Amen po ba? Blessed are the famous, hindi. Kasi wala doon ang joy and peace. Amen? Pero kung ikaw ay peacemaker, pag ikaw ay merciful, pag ikaw ay meek, nandun yung, sino man nagbibigay ng kagalakan? Joy comes from the Lord. Amen po ba? The giver of joy, the giver of sense of satisfaction is God alone. Amen? Amen? Praise God. Let us lift our hands to the Lord. Oh,
na tinitingnan namin ang aming ginagawa ay sapat na
that we do not have to do anything else. Help us, O God, not to think like that, Lord. Pag iyong lipay, na mala marahil ay naging self-righteous din, please, naisip niya na ginagawa na niya lahat ng pag-worship. Maybe he got satisfied already with the things that he did. Pero nakalimutan niya, O Diyos, ang iyong kautusan, Panginoon, Lord, to love those, to love our neighbor as ourselves. Ngayong oras na ito, kung ito man, O Diyos, ay nawawala din sa aming mga puso, nagpo-focus kami, O Diyos, sa aming mga ginagawa, sa aming mga ministry, Lord, marahil sa aming pagtuturo, sa aming pagtugtog, O Diyos, sa mga bagay na, Lord, ginagawa namin para sa iyo, at hindi namin nagagawa Panginoon, yung direktang kautusan mo, patawarin niyo po kami, Panginoon. Wash our sins away, heal our hearts, let it make it clean. Open up our eyes, O God. Lord, Panginoon, to the more important things in life, and show us, O God, how can we love, how can we please you more than we are doing now, more than we are performing now. Lord, help us, O God, in the name of Jesus. Magkaroon tayo ng mga personal prayer, paghingi ng tawad. Lord, kung na-neglect po natin, O Diyos, Panginoon, ng mga bagay na ito, Lord, na na-focus na lang kami, Panginoon, sa aming ginagawa, sa ministry. At ito ay nagiging excuse para hindi namin magawa, O Diyos, ng mga bagay na nais mo. Forgive us, O God, in the name of Jesus. Panginoon, salamat. We can never, never touch the heart of the people without mercy. Lord, at Panginoon, ang totoong pagsamba sa iyo, ang totoong pagtuturo ng iyong salita ay nagbubunga, Panginoon, ng iba yung habag, iba yung pag-ibig, Panginoon. Lord, at hindi ito nag-aalis ng mag-ibig sa iyong mga puso. Ngayong oras na ito, hayaan niyo po, O Diyos, na tanggalin niyo po, O Diyos, ang anumang umipigil, ang anumang umahandang para ang iyong habag, ang iyong pag-ibig, Lord, ay bumalong sa aming mga puso. Tanggalin niyo ang self-righteousness. Tanggalin niyo po, Panginoon, O Diyos, ang anumang self-fulfillment. Tanggalin niyo po ang self-satisfaction and help us, O God, to desire, to satisfy you alone. Help us, O God, to receive, O God, hallelujah, fulfillment from you in the name of Jesus, in the name of Jesus. Salamat po, O Diyos. Salamat. Marahil yung mga Levite na yun. Lord, marahil sila galing sa temple. Panginoon, pagod, Lord, nais na magpahinga, pero still hindi rin po excuse yun, Lord. Because pinakita mo talaga sa kanila, O God, ang isang tao na mga kailangan na nilagay mo sa kanilang daraanan, Lord. Tulungan mo po kami, O God, na hindi maging hadlang ang anumang kapaguran, hindi maging hadlang ang anumang kabisihan para magawa ang iyong karuwagan. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Help us, O God, Panginoon, not only to be religious, but to be righteous before you, Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hayaan niyo po, O God, na sa lahat, Panginoon, ng lahat ng mga bagay, Ikaw, O Diyos, ang aming pong mapapalad.
not only with our words, not only, O God, with our service, but most especially, O God, with the things we do for your glory. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Salamat, Panginoon. Salamat. Ngayong oras na ito, mag-pray lang tayo, mga kapatid, para sa mga tao. Nililimind ng Lord sa atin, I believe God has put people into our hearts to really pray for them. Yes, O God. Panginoon, maging kagaya kami ng samantalo na hindi, O Diyos, nagatubili, nagawin kung ano ang nararapan para doon sa kanyang kapwa. Lord, in the name of Jesus, maging kagaya kami ng samantalo, Panginoon. Lord, na hindi nilagpasan, tinalikuran ang nilagay mong oportunidad sa kanya, Lord, para maipahayag niya, O Diyos, ang kanyang pag-ibig sa'yo. Salamat, Panginoon. Yes, pray for those people right now. Yung mga tao, ask God for mercy. Lord, in the name of Jesus, ngayong oras na ito, pour out your mercy upon each other. Panginoon, God, salamat sa kapatawaran na itinawad niyo sa amin, po mga pagkukulang. Ngayong oras na ito, Lord, patuloy nung ato kami nilisin, hugasan, in the name of Jesus, in the name of Jesus. At ngayong oras na ito, lagay niyo po sa mga puso ang habagin. Lord, ang pag-iibig, Panginoon, sa mga tao o Diyos na ilalagay niyo po sa aming pong daraanan. Ilalagay niyo po, Panginoon, sa aming buhay at hindi namin silang talikuran kailanman. Kundi, o Diyos, alam po namin na ang resulta ng aming pagiging mahabagin sa kanila, sila po ay may lalapit namin sa iyo. Sila po, o Diyos, ay makikita ka sa aming buhay. At sila, o Diyos, ay magpapasalamat sa iyo. Sila, o Diyos, Lord, Panginoon, ay magkakaroon ng desire na makikilala pa rin kagaya ng aming pagkakilala sa iyo. Salamat po, ikaw maging Jesus, Panginoon, Lord, sa buhay ng ibang tao, Panginoon, Lord, kami ang maging Jesus, Panginoon, sa buhay ng mga taong ito. In the name of Jesus, maramdaman nila ang pag-ibig mo, Panginoon, sa pamamagitan ng aming mga buhay. In the name of Jesus, sige po, pray for those people. In the name of Jesus. Yes, O God, Panginoon, hayaan niyo po, O Diyos, ang habag sa aming puso ang maging daan upang ang mga tao ito ay mailapit po namin sila sa iyo. Madala namin dito sa church. Mabahagina ng salita ng Diyos. Magawa ng mabuti. Lord, tuloy niyo po ay maging intentional. Lord God, nagagawin namin ito, Panginoon, because of your love. Because of your love for them. Because you love us first. Naramdaman na po yung pag-ibig ninyo at gusto po namin maipadama sa mga tao nito. Salamat po. Yes. Amen. God is listening to your prayers. Hallelujah. For all these people, in the name of Jesus. Yes, O God, we pray, O God, Lord, doon sa mga kapatid namin, sa mga barangay, doon sa barangay 154, Lord, nakita niyo po, O Diyos, Lord, yung buhaw ng mga tao doon kanina, maging sa barangay 149, sa barangay 152, O Diyos, Lord, nilagay niyo po yung mga tao ito, tulungan niyo po kami, O Diyos, na sila ay patuloy na ilapit sa iyo. Sa 180-181-176, Lord. Maging sa 158, Lord. In the name of Jesus, maging sa mga streets na pinagkatiwala niyo sa amin. Pray for your streets right now. Yes, Scarra Highway, Lord. In the name of Jesus, nakikita niyo yung mga tao doon. Lord, tagtagan niyo pa po ang habag na nagay niyo sa puso, O Diyos, ni Brother Dillian, ang kanyang buong team. Lord,
sa move east tara, sa move northeast, at maging sa southeast, Lord. Nakikita niyo ang mga tao doon. Lord, palaayan niyo po na yung mga kapag sa puso ni Brother Francis, Mr. Joseph, Robert, reach out. At hindi tumigil, O God, para sa mga tao na doon, maging ka ng buong kasama, buong team ng southeast. Lord, maging sa northeast, sa so God, northwest. Tulungan niyo po sa ati-ati, O God, Lord, sila, Mr. Murphy, upang ang lugar ngayon ay masaturate with your kindness, with your mercy. Maging sa southwest, Lord, ati-ati, at kanyang buong team, tulungan niyo po sila sa Jerome, sa Carmina, Lord, O God, to reach out to those people, sa Doto, in the name of Jesus, Lord, sa Maricapan West, Lord God, sa Kuya Edwin, sa Nati Jenna, sa Karol Adolfo, help them. Fill us all, O God, with your mercy. In Jesus' name, fill our hearts. Dali natin ang ating puso, ating kamay sa ating puso. Yes, right now, maging sa North, maging po maging sa Maricapan East, Lord, kinanik, Lord. Lord, punoy niyo po, Diyos, ang kanyang puso ng habag. In the name of Jesus, na umapaw na habag. Tulungan niyo po sila kasama sa Mr. Lourdes, sa Brother Raymond, sa MJ, at ang kanyang buong team doon. Lord, right now, feel each and every one of God with your mercy. Lord, po, hayaan niyo po, Diyos, Panginoon, na maging kamay, maging paa, maging bibig, punin niyo kami, Panginoon, wherever you bring us, O God. Salamat po. Thank you. Thank you. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord. At ngayong oras na ito, Panginoon, ano man pong panalangin, O Diyos, na makakapanin po namin na lang dito, ano man special na panalangin, right now, tumuli niyo po. Salamat sa magalingan ng kalamahan sa buhay. Yes, right now, declare your healing. Yes, Lord, declare. Yes, hallelujah. Perfect health, O God, upon my brother. Yes, perfect health, O God, sa mga kapatid po namin na may mga karamdaman in the name of Jesus, in the name of Jesus. Salamat po. Maging your provision, O God, sa lahat ng mga may pangangailangan. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Walang makanan natin, Panginoon. Praise God, praise God, praise God. Amen. Dala po mo rin tayo sa series of prayers to be led by man. Man ba ngayon? Man? Okay, sige. Lapit na kayo yung mga nakakasign sa prayers. Amen. Praise God. Praise. We have 2 minutes each for a prayer. Sama natin sa prayer, BCMP.